Okay, okay. Welcome back to my YouTube channel, Michael Cagara. Bago tayo magsimula, ay panoorin niyo muna ang aking napakalupit na intro. Napakaselan din po itong sakin na to. At okay, okay. Magandang tanghali mga sir. Ito po muli. Pamimigay pa tayo. Oo, ng sardinas mga sir. Mahal na. At yun po iba, ipabibigay ko pa sa iba. O yan. Pero po kapansanan nyo si ate. Oo. Sige, banat. Ako po. Lagi ko sinasabi, wala po itong bayad pagka hindi po nabawasan ang usok at hindi po siya nakapasa. Bukas. Araw na, hapon na sir, no? Hapon na. Dinaya pa ako na sir, from ano pa kayo? Labon pa, medyo naanang sila dito. Kaya dinirecho na ako, sabi niya, sikat daw ako. Sabi niya yun, ha? Ayun, sir. So ngayon sir, ito nga Metal Girl din nun. So ngayon, napapunood mo lang ako sa aking page. Itinan po natin ngayon kung totoo ba yung napapunood mo doon sa aking video doon. So ngayon sir, ilalagay ko na agad dito ang Metal Guard, hindi ko napapausukin muna doon kasi may request sa akin na ilagay na lang, huwag na munang pausukin. So ilalagay ko na po ito agad at hindi ako napapausukin muna. So paglagay nito, ganun pa rin, 1 to 3 minutes yung ating gagawin. So ito sir, tulad po ng sinabi ko sa inyo, at itong ating video ay wala pong cut. Kung hindi po, wala pong bayad, hindi nyo ako babayaran. Okay sir? O sir, halimbawa, nahuli kayo ng smoke belching ngayon. Tingnan natin kung pasado ba to o hindi. So, nilagay ko na yung metal guard. So, ito sir, ang Aero Metal Guard ay nagpo-protect po siya ng bakal. So, kung bakit po siya nakabukasan po ng usok. Yung po, halimbawa, ito sir, yung pinaka-head niya, di ba? Ito yung combustion. So, ang mga paan niya, yung mga parts, yung mga bearing. So, pag pinaganda mo yung kanyang sistema, at ay maganda siya at madulas, apektado po itong combustion. Kaya po, gumaganda po yung sunog. So hindi po yung iba, hindi po talaga nito makapaniwala kung bakit ay gano'n na nangyari. Pero nasa Google po yan. Nasa Google po yan. At pwede niyo po siya makita. At talaga may eksperto po ang gumagawa. Marami na naman po talaga mga additives na pwedeng makatulong sa makina. Pero syempre, meron din po mga additives na hindi dapat nilalagay sa makina. Pero ito po ay ginamit na po ng 10 taon ng kasa ng Isuzu Otis. Yan sa Papua, pwede po kayo doon pumunta. Nandun po ito. At ay maglalabas po ako ng video niya na baka next week. At pupunta ako mismo sa parts. Adalin ko ito sir. Para makita naman po nyo. So, papanda rin ko na ito. Sir. Okay, sir. Yan, tinakpan natin yung plate number ni sir. Pura nga po. Meron ng metal guard. Meron po nagsasabi na ako bukas mausok na ulit yan. Pag umusok ulit yan bukas yan, balik po sa akin yung bayad ko. Ay, mabalik ko yung bayad sa'yo, ha? Balik mo lang din sa dito sa kano. Pero papadala ko po sa iyo kung nasaan ka man, babalik ko yung bayad mo pag bumalik to. Kasi meron na sa'yo, bumabalik din ako ganun. Ngayon sir, makikita mo ito, ito babalik kung nalagyan mo ng metal guard. Ano ba? Mausok pa yan. Huwag mo kusukan, walang niya ka. Ay, wala na yung street eh.
Rep, sabihin mo kasi ito sa radom, ibaba mo ng tindahan. Ha? Baba mo muna yung pandindahan. Tapos mo na, nakakabal din natin. Yes, sir. Napapahiya na tayo yung mental guard dito ah. Hindi, bala pa 3 minutes eh. Nawala na. Nabawasan na, no? Wala pa 3 minuto, sir. Papahinga tayo eh. Six minutes. So nakita nyo po, bawas na bawas na po yung usok niya. Kung bakit po siya ay nababawasan ng usok at ay gumaganda po ang hatak, ito po ang ginagawa po ng elemental guard. Konting piga nyo lang, lakas po ng kanyang palo. So kung bakit po ang marami ay nagsasabi na gumaganda po, kaya tinan nyo naman ang RPM niya. So nakita mo sir yung RPM nyo at kanina. Konting piga mo lang ito sir at ganun at agad ang ano no. Kaya tinan mo sir oh. Yan yung lumalabas sa inyo, na po yung normal. Hindi naman po tulad kanina. Normal na po yan eh, 4,000 RPM na po yan eh. Mataas na. Oh, 4,500 pa. So yan sir oh, napatunayan nyo na. So sa loob ng So ikaw tumapak sir.